Mga peste yung Cardinal na yan! Talagang pinagtutulungan ako ng mga lintik na kapatid kong yan, ano? Walang-wala na nga ako. Pati yung kalayaan ko, gusto nilang kunin. Gusto pa nilang gawing impyerno yung buhay ko? Pwes, hindi mangyayari yun. Dahil dadalhin ko sa kanila yung impyerno. Hinihingi ko sa inyo, bigyan natin ng isa pang pagkakataon si Matteo. Gusto ko magkasundo-sundo na tayo eh. Ayokong magkakasakitan kayo. Eh, nagkakasakitan lang naman po kami. Dahil dinidepensahan namin ang pamilyang to. Mismo. Hindi natin kontrolado si Matteo. Kung galit siya. At madali sa isang galit na tao, makapanakit ng iba. Yun ang realidad. Kaya nga, dinadaan natin sa tamang proseso. Kahit ano pang gawin ni Matteo sa puntong to, yung batas na yung kalaban niya. Hindi na tayo. Hayaan na natin yung pulis gawin ang trabaho nila. Pero hindi lang naman dahil dyan, bibitawan na natin ang responsibilidad natin kay Matteo bilang mga kapatid. Kapatid pa rin natin yung tao. Walang kahit na sino sa pamilyang ito ang may iwan. Walang malalagas. Nahilala mo yung hinabol ko yung nagplanta ng bomba sa resort? Nung umuwi kami ni Gani, inaway niya ako. Galit na galit siya talaga noon. Sinigaw-sigawan niya ako. Hindi ko maintindihan kung anong problema niya. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkakaganon. Kaya, inaway ko din siya. Sinigaw-sigawan ko din siya. Tapos, bigla na lang, sabi niya, galit na galit daw siya kasi hindi daw niya alam ang gagawin niya pag nawala ako. Kasi daw, mahal niya ako. Mahal niya ako kasi ako daw si Isay. Mahal niya ako kasi mahal niya ako. Hindi ko nga alam bakit naging ganun eh. Alam naman natin, Dulce, di ba? Ikaw ang mahal niya. Pero lalo siyang nagalit nung hindi ako naniwala sa kanya eh. Sabi niya, ano daw bang alam ko sa nararamdaman niya? Nakakabasa daw ba ako ng puso? Kaya, umami na rin ako sa kanya. Alam ko yung pakiramdam na nagmamahal. Kasi matagal ko na siyang mahal. Matagal na ako nagpipigil. Kasi kahit wala ka, alam ko ikaw ang mahal niya. Tapos sasabihin niya sa akin, ako yung mahal niya. Pero alam mo, sinuyo niya ako. Kahit tinatalikuran ko siya, kahit iniiwasan ko siya, kung alam mo lang yung pakiramdam na yun. Naalala mo ba nung nakulong tayo sa kuweba? Nung akala natin mamamatay na siya. Hinahanap niya ako. Gani si Dulce to. Sinama mo naman. Ikaw yung mahal ko. Gusto niya, ako yung nasa tabi niya. Doon lang ako naniwala sa kanya. I'm so glad that happened to you. Thank you for telling me. Lalo ko nga atang minahal yung Gani ngayon eh, simula na naging Cardinal siya. Kasi, mas lalong lumutang yung totoong pagkatao niya. Na, isa siyang simpleng tao. Na mapagmahal, marunong magpahalaga sa pamilya. Kahit sino at ano pa sila. Mas naging matapang nga siya ngayon eh. Mas dumami yung pagkakataon na magpakitang gila siya na super Gani. Marriage is a totally different matter, Isay. It's so permanent. Tsaka, ugro ng mga kardinal na yun eh. Pero ikaw, handa ka na ba masangkot sa gulo nila? Isusugal mo na yung buhay mo. Yun nga rin yung pinuntagyan ni Gani nun sa akin eh. Nasumugal ako. Kasi siya,
Sumugal siya sa pagmamahalan namin dalawa. Kaya kahit ano pong pagsubok yan, kayang-kaya namin ni Gani yan. Ang dami na namin pinagdaanan. Kaya siguro binigay sa akin ni Gani yan. Kasi alam niya kaya ko. Ang ganda. I'm so happy for you. Salamat. Ano naman pangalan nitong bago mong kasama? Lupita. Hindi kayo yung inaasahan ko. Ikaw, medyo may edad ka na. At ito namang isang to, mukhang mahina. In. Hey. Nakabukas yung pinto. Kanina pa ako makatok pero walang sumasagot eh. Pwede ba tayong mag-usap? May nag-text sa'yo. Si Gani. Nakikibalita lang ang katukol kay Matteo. So close na ulit kay ni Isagani. Textmates? Bakit sa kanya ka nakikibalita? Bakit di sa akin? Siyang huling kausap ko tungkol kay Kuya. Alam ko, ang gusto kong malaman, bakit sa kanya sinabi mo kung nasan si Matteo? Bakit nung ako'y nagtatanong, hindi mo sinabi sa akin, nag-away patuloy tayo? Ano bang mali doon? Ano bang mali doon? Are you insensitive or something? Gusto kong malaman kung bakit parang mas pinagkakatiwala mo pa si Isagani kesa sa akin. Bakit? Dahil siya'y magaling? Dahil siya'y mabait? Ha? Ano sa tingin mo? Sabihin mo sa akin! Kasi ako, hindi na kita naiintindihan eh. Dati naman masaya lang tayo ah. Pero bigla ka na lang nag-iba. O baka naman, hindi ko lang alam na ganyan ka talaga. Na pumipitik ka na lang, nagagalit ng sobra. Hindi mo nga naiintindihan yung nararamdaman ko eh. Dulce, alam mo yung sitwasyon ng pamilya ko. Kung hindi man kita nabibigyan ng oras, binibigay ko naman ang lahat ng kailangan mo. Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ko. Marami akong responsibilidad, kaya sana naman maunawaan mo yun. Yes! But I didn't sign up for that. Kung paano mo ako tratuhin? Ang gusto ko lang naman maging masaya. But don't you think you're asking for too much? Dulce, walang ganon. Walang buhay na puro saya lang. Pero yun yung pinangako mo, hindi ba? Kung yung simpleng pangako na yun, hindi mo man lang matupad. Paano pa kita mamahalin? Paano pa kita pagkakatiwalaan? Ni hindi ko nga alam yung toong ikaw eh. Ni hindi ko nga alam kung ano pang tinatago mo sa akin. Ayoko na ng ganito. Ubus na, pasensya ko. Lucy. Can you please leave? Lucy, please.
Sandali, ano to? Manggat bagong to, sir. Ito po yung kamote Q, banana Q. Yan o, may taron. Alam ko! Yan ba yung pinabili ko? Ha? Mas... Gusto mo ipakain ko sa yan? Yes, sir. Kasi mas masarap daw to kaysa sa pinabibili niyo eh. At sino nagsabi? Si Dayan. Tawagin mo yan, si Dayan. Tawagin mo si Dayan! Sige, sir. Andali lang, sir. Sir, pinatatawag niyo ako. Kainin mo yan. Sir? Ang sinabi ko, kainin mo yan. Di ba ikaw nagpabili niyan? Para po sa pamamanhika ni Isagani. Oo, na pinakialaman mo. Hindi yan yung gusto ko. Oo. Wait lang po, sir, ha? Pamamanhika niyo po ba to? Di ba dapat kung anong gusto ni Isay at Isagani, yun yung masusunog? Hindi yung kung anong gusto niyo? Don't tell me what to do. And don't you ever veto my decisions. Ako ang nasusunod dito. Hindi ako pupunta sa pamamanhika ni Isagani. Yan yung dadaling ko? Kainin mo yan. Ang dami po yan eh. Kainin mo! Uy! Ano ba ginagawa niyo dito? Tara na! Uy! Ano to? Ah! Ang bag ni Sir Lorenzo para sa pamamanhikan mo. Sandra, turon, banana Q, manggat, bagoong. Sinabi mo, paano mo nalaman ang paborito ni Isha yan? Alam mo, hindi ko in-expect to sa'yo eh. Maraming salamat ha. Uy, pwede ba bilisan nyo na bawal malit mamaya? Tara na! Oh, sige, ingat! Kita tayo doon ha! Welcome! And FYI ha, para yan kina Isay at Isagani, hindi para sa'yo. Alam kong mabuti kang tao. Ayaw mong makasakit ng iba. Kasi doktor ka eh. Pero, hindi naman siguro tama na magpapa-api ka na lang. At saka yung kaibigan mong traidor at oportunista, nahayaan mo na lang bang kunin yung mahal mo? Yung kaligayahan mo? At yung buhay na dapat para sa'yo? Pero kung sisirain ko ang kasal, magmumukha lang akong masama. And I don't want Isagani to hate me. Alam mo, Dulce, karapatan mo rin maging masaya. At hindi masama, nabawiin mo yung talaga naman para sa'yo. Alam ko kung nasan pamilya mo. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Malamang ikaw nagsabi kay Isagani tsaka kay Lorenzo na nandito ko ngayon. Wala na akong magagawa kung ayaw mo akong paniwalaan. Pero tumatakbo na ang oras at kailangan mo na kumilos na mabilis. Kung ayaw mo sa kulungan ka ng pulutin. Papayag ka ba na yung buong pamilya mo nagsasaya habang ikaw andito, nagtatago, na parang talunan? Hindi ko to sinasabi sa'yo para lang inisin ka, kuya. And believe me, I want you to be happy. Kaya kung alam mo yung gusto mo, kunin mo. Nasabay sila ni Isay ngayon. Namamanhikan. Nagsasaya. Lahat ng mga Cardinal Brothers, all of them, except you. Well, hindi pwedeng wala ako dun. Gusto nila akong makita, hindi ba? Pwes, ibibigay ko sa kanila yung hinahanap nila. Los Bastardos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.